ito na yung pinaka-realidad ng buhay ng mga OFW, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, kagaya ko. Hindi pa ako gumagaling sa sakit ko na trangkaso. Tapos ito, nanghihina pa ako pero kailangan ko nang gumalaw. Kailangan ko nang magtrabaho dahil no choice tayo, di ba? Kailangan mong magising ng maaga para asikasuhin yung mga kailangan ng mga alaga mong pumapasok sa school. Kailangan mas maaga kang magising kaysa sa kanila. Bago pa sila magising, dapat tapos muna yung mga kailangan nila. Lalong-lalo na yung baon at saka almusal nila. So, dahil ako lang ang nag-iisa sa bahay na to, ako lang ang nag-iisang katulong, kaya no choice ako kung hindi bumangon. Kahit na mahina pa yung katawan ko. Nakakalungkot lang na talagang kahit gaano kahirap kakayanin natin dahil nag-iisa tayo, malayo tayo sa pamilya. Yun yung sinasabing no choice.